Mari, susensya ka na nga pala. Hindi mo na nakausap ng maayos yung daddy mo. Ano yun, wala yun. Ako nga dapat mag-apologize eh. Nasaktan ka pa ni daddy. Okay lang yun. Naintindihan ko naman na wala siya sa sarili niya ngayon eh. Ay, Nay! Oh, anak! Nandito na pala kayo. Si Harry po. Saan kayo galing? Sinamahan lang po ako ni Annalyn na alamin ko nasan si daddy. Ano? Pero tita, huwag po kayo magalit. Pinilit ko lang po si Annalyn na samahan ako. Harry, kung may nangyaring masama kay Annalyn, kasalanan mo. Chang, huwag niyo na pong pagalitan si Harry. Ano, nakita mo ba ang tatay mo? Opo. Annalyn, may ginawa mong masama sa'yo si Carlos? Sinaktan ka ba niya? Hindi po, Lola. Hindi niya po ako sinaktan. Harry, nakita mo ang daddy mo? Opo. Hindi ko nga po ma-imagine na naging ganun po siya eh. Madumi. Out of control. Nakakaawa. Eh, hindi niya nga po ako nakilala eh. He's completely different now. Ibang-iba na po siya. I hardly even recognize him. Hindi na po siya yung Dr. Carlos Benitez na magaling na neurosurgeon. Hindi na po siya yung daddy na nakilala ko. Hindi totoo yan ang sasabihin niyan. Siya pa din si Carlos. Siya pa rin yung daddy mo. Alam ko na. Dito ka na lang matulog para may makasama ka. Sasamahan ka namin. Hindi na po dito na nakakahiya po. Hindi. Dito ka na matulog. Dito ka na lang sa kwarto ko. Ayusin ko lang. Sandali ah. Ayusin ko lang yung kwarto. Excuse me, ma'am. May nagpapabigay po sa inyo. Sa akin? Yes, ma'am. Are you sure? Po. Wow, it looks very expensive. Buksan niyo na po, ma'am. Kanino kaya ito galing? Wala namang card. Let's find out. She really won't stop. Talagang na-impluensya na siya ni Moira. Ganito ang style ni Moira ng mga pananakot eh. Excuse me, Katie. Ma'am, huwag na po, Ma'am Giselle. Joy, salamat ha. Okay po, Dr. RJ. Mag-iingat po kayo. Mag-iingat Zoe. Ka din. Zoe, pasalamat ka at naareglo ko pa yung security guard at hindi ka pinapulis. Anong pumasok sa utak mo at hinukay mo yung libingan ng mami mo? Are you out of your mind? Gawain ba yan ng isang matinong doktor? I just want my mom back. Alam ko buhay pa siya. She's dead, Zoe. Kailangan tanggapin mo ang katotohanan. No, hindi totoo yan! Dahil kahit yan ang sinasabi ninyo, nararamdaman ko pa rin na buhay siya. Unlike you, buhay ka nga pero hindi naman kita maramdaman. Alam mo, simula nung nawala si Mommy, panialalay ka nilang dyan kay Annalyn as if siya yung namatayan.
Sila na lang yung priority mo, sila ni Tita Lynette. And you're always plotting your next move to win her back. Pinabayaan mo na ako! That's not true, Zoe. No! Hindi kita pinapabayaan. You're a liar! Alam mo, sana ikaw na lang yung namatay! Sana hindi na lang si Mami, sana ikaw na lang yung namatay! Ayos lang ni Nanay yung kwarto, ah. Kapag may kailangan ka, magsabi ka lang. Isipin mo, parang bahay mo na rin to. Meron ba kayong kahit toothbrush dyan? Hindi ko kasi dala yung toiletries ko, eh. Sige, meron naman kami dyan. Bigyan kita mamaya. Ah, sige. Ano? Okay ka na? Salamat ulit, Annalyn, ah. Salamat at hindi mo sinumbong si Dad kaya Tita Lynette na sinaktan ka niya. Panigurado, lalo lang silang magagalit sa kanya. Eh, kasi naman, kitang-kita ko naman na hindi din alam ng daddy mo yung ginagawa niya ngayon, eh. Tsaka ayoko din na pagalitan ka pa nila. Salamat. Mukhang maayos akong makatulog ngayong gabi na to. Alam mo, masarap talaga pakiramdam dito sa bahay ninyo, no? Parang ngayon lang ako nakaramdam na may pamilya ako. Akalain mo yun? Yung pamilya na sinaktan ng dad ko, sila pa yung pamilya na nagmahal sa akin. Annalyn, you don't know how thankful I am. Kasi instead na magalit kayo sa akin, you guys still took me in and welcomed me home. Sige na, check ko lang yung kwarto. Check ka lang. Justin! Do you really idolize Moira that much that you had to copy her style? You pathetic copycat! No. That's not me. Tsaka sa tingin mo, gagawin ko yan. Para lang masabi sa'yo na wala kang kwentang ina. Alam mo kung bakit ikaw ang suspect namin, Justine? Kasi grabe mong bastusin ang nanay mo. Ang kulit mo rin, no? Sinabi ngang hindi ako yan. Talaga ba? Mag-e-effort akong bumili niyan at lalagyan ko ng red ink para pagmukhaing dugo. Gagawin ko yun para sa'yo. Talaga ba? Giselle, you're not worth my time.